magpa-vaccine tayo. Go! Kailangan tayo magpa-vaccine. Go! Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Vaccine-vaccine na. Vaccine-vaccine na. Go! Go, 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 go! Vaccine-vaccine! Ba-ba-ba-ba! Vaccine-vaccine na ako! From Israel. Turukan ako, guys. Kurva. Vaccinated yarn. Ayun, guys! Ngayon, tapos na kaming mapavaccine. First dose pa lang. Pero, sobrang alay. Pfizer nga laman. Uwi na kami. Ayoko na. Gusto ko na mag-uwi. Feel the mut sa aking medyo feel ko na ang pain na yung araw. Gusto ko na. And magpa-vaccine tayo. Go! Kailangan tayo magpa-vaccine. Kasi hindi yan nakakasama ang magpa-vaccine. Nagpa-vaccine nga tayo nung mga bata pa tayo. Okay, not now. Una yun. So ngayon guys, ay tapos na kaming magpa-vaccine. And medyo I feel the hindi naman siya masakit. Mas masakit yung ginawa niya sa akin na halos na hindi niya ako. Actually, okay naman siya. Pfizer yung ano ko. Pfizer yung tinurok sa akin. Pero mangangalay yung kamay mo. Mangalay siya to the point na naging manhid ka na sa ginagawa niya. Anyways, katapos ng vaccination, so kumain talaga ako ng apple at saka minum ako ng mango juice for me to really relax myself. And alam niyo na, medyo nangangalay na paghawak ng camera. And kahit na palobat na ako, pero ayun na, itutuloy ko na lang yung vlog ko mamaya. Explain ko sa inyo bakit ako nagpa-vaccine. Gusto ko eh. Kukin nyo, charot! Actually guys, I really enjoy that moment kasi mixed emotion kasi yung nangyari. Una kasi, I have this naka-decision na heart na sabi ko, kung darating man yung panahon na may vaccination, go na ako kapag may mag-pursue sa akin na mag-vaccine ako. So that time, sabi ko, sige, kapag may vaccination, mag-vaccine ako. Pero when my kuya tells me na, oh, bukas daw may schedule na for vaccination sa barangay natin. Na-shock ako dahil na parang sinabi ko na sa heart ko na okay, kapag may vaccination, go na. Pero a day before, nagsabi na si kuya na may schedule na. So parang sabi ko, grabe naman ko pag kung makasagot tong hinihiling ko na go na talaga ako mag-vaccine. So ayun, hindi ako nadadalawang isip na talaga na magpa-vaccine. Kaya yung kuya ko sabi niya, matulog na kayo ng maaga. Sobrang aga, sabi ko, ang OA mo naman kasi 4 PM patutulogan na kami. Meron pa akong susuporta ng small YouTuber na pipremiere pa ako. Kaya ayun, hindi ako talaga natulog ng 4 PM kasi ang aga pa naman nun, tapos magsusuport pa ako. So natulog ako mga 9 ata. So, that time, sabi ko, pagkatulog ko, sabi ko, ano kayo mangyari? Gaano ba kasakit yung needle na ituturok sa akin? Ano kaya ang mga mangyayari sa akin, mga implication or mga side effects like, lalagnatin, may other, ano. Pero thanks God, dahil hindi naman ako nakaranas ng side effects or complication. Pero ang nangyari lang is medyo mabigat yung katawan ko at saka yung dito ko parang hindi ko siya ma-up or hindi ko siya madala kasi sobrang sakit. Dahil after ng vaccination, alam niyo kung anong ginagawa ko. After that, naglalaba ako dahil walang maglalaba dito sa aming bahay eh. Because ako lang talaga mag-isa dito sa bahay. Pagkatapos,
wala kaming mainom na tubig. So nag-iigib ako, pumunta ako sa ilog namin at saka nag-iigib ako. So that moment, medyo parang medyo hindi lang siya masakit. Parang wala talaga akong ma-feel na sakit. Pero pagkagabi nun, sabi ko, hindi ako makatulog dahil ang bigat ng kamay ko, ang bigat ng pakiramdam ko. Sabi ko, okay, hindi ko iisipin na darating tong sakit na to, darating tong fever na to. Sabi ko, okay. That evening talaga, hindi ko magalaw yung isang kamay ko. And pagkaaga nun, nangyari, parang masakit na yung likod ko dito, oh. At hanggang sa ngayon, masakit yung parang trangkaso. Ngayon lang siya umeepekto talaga. Pero maraming nagsabi na once daw ma-vaccine, maturo ka nga ng vaccine, dapat mag-rest. Pero sa akin, hindi ako nag-rest. Nagtrabaho ako dahil, yun nga, walang magtrabaho dito sa bahay namin. So, ayun, talagang nagmamatigas ako ng ulo, pero in a good way naman. Mayroon nagtanong, bakit daw ako napavaccine? Kasi yung mama ko talaga, parang kontrabida. Oh, napavaccine ka na naman. Magpavaccine ka na. Mag-zombie ka na yan. So, actually, magpavaccine tayo. I really urge you na magpavaccine tayo. Because, itong ginagawa na vaccination is for our good. Para sa ating safety naman. Okay? Maraming sabi-sabi na maraming namamatay dahil sa vaccination. Actually, maraming sabi-sabi. And you know what? Para maging protected ka, you must do something na to make your body protected. Kaya mapavaccine ka. Dahil yung vaccination is para yung virus na nilalagay sa katawan mo upang hindi ka na ma-invade ng that virus because your body is being immune to that parang kumukuha ng copy ang mga dentist, mga scientists for that kind of virus at saka kinukuha nila kung ano yung kapasidad ng virus at saka kinakopy nila tapos in-inject na sa atin like Pfizer yung in-inject sa akin. So, ayun, happy ako na nakapag first dose ako dahil yun naman talaga dapat mapavaccine tayo talaga. Kasi marami nagsasabi, oh, kapag mapavaccine ka, pupunta na ka sa ganitong mamamatay ka. Pero sabi ko sa isip ko, hindi naman ako mamamatay. Kasi nung bata pa lang tayo, di ba, we are being vaccinated. There's a lot of vaccination na ginagawa sa atin for us to be protected and for us to grow healthy. So, ayun, napag-isip ko na bakit nung bata pa tayo, hindi tayo natakot sa mga tigdas na mga vaccination or from kid to infant. So ganun, maraming injection na tinuturok sa atin, kaya hindi ako natakot. Oh, what I did is inisip ko, this is for my good. So and magsasabi kayo na dapat ba ako mapavaccine? Dapat po na mapavaccine kayo dahil para lang sa ating kabutihan yan, okay? Pero hindi ko naman kayo sinasabihan na pinupush ko kayo. Okay, kung hindi naman ako namimilit na mapavaccine kayo. Pero sa akin lang, I really urge you to really think wisely kung ano yung effect ng vaccination. For you to become protected from that virus, ganun, dito sa amin, nasa tatlong person pa lang ang nakapag-vaccine. And kung tinatanong niyo ako, nagsisisi ba ako na napavaccine ako? Hindi. It's because I am a teacher. I am a biological science teacher. And what the scientists do is to study well for that, for our good. So, alam ko mga doctors, hindi naman tayo ilagay sa pahamak eh. Kaya, never kong inisip niyan. Okay? And I really suggest na gawin niyo mga bagay na ano. Pero kung ayaw niyo pa, so just wait for the right time kung kailan niyo gusto. Kailan niyo balak magpa-vaccine. At saka, sabi niyo, masakit ba? Actually, yung pagturok ng needle, wala. Parang kagat lang siya ng langgam. Pero the moment na kakalat na yung vaccine sa iyo, parang doon mo na ma-feel yung parang lalagnatin ka, para kang sisipunin, and that's normal. It is the
the reaction of your body. It is a reaction of the your body ba kung paano siya mag-fight for that or paano siya maging i-acclimate niya ang atmosphere na you have in your body. And ayun, kaba, meron actually meron kaba kapag when you think about magpa-vaccine ako, may kaba talaga. And alisin niyo ang kaba. At the end naman, ang ginagawa ng ating gobyerno is for our true good. Actually, there's a lot of countries na hindi libre ang kanilang vaccine, like Thailand, oo, hindi libre sa kanilang vaccine. Kaya, we are so blessed here in the Philippines na libre ang yung vaccine. Yung talagang gumagawa ang gobyerno ng paraan na maging libre ang vaccine para maging safe tayo. So, hindi naman yan nire-recommend ng government or ni other scientists or other who study well that kind of vaccination for us not to be in a good situation para mapahamak tayo. Ginagawa nila yan, naglaan sila ng knowledge and they are making that hypothesis for us to be in a good situation. Ayun. So, ano, kung alam, gusto mo malaman kung paano mag-vaccine, so, una mag-consult kayo sa mga barangay nyo kung kailan schedule, dalhin nyo yung mga IDs dahil kailangan po, at saka wear facial and face mask, and saka actually maraming mga tao doon na kinakabahan dahil tumataas yung BP nila. Ako chill lang, yung pagkapunta ko doon, sabi ko, inisip ko, remove the kaba and try to think na for this is for your own good. So doon maraming tinatanong na, oh, sir, kinakabahan ka ba? Kasi ang taas ng BP mo. Pero sa akin, wala. Chill lang ako. Yung pagpunta ko lang talaga, yung kaba. Pagpunta ko lang talaga yung kaba and that after that is, yun, happy na ako dahil naka-first dose na ako. Second dose namin is October and I am so grateful na isa ako sa naging parte ng nakabakuna na. And I really, guys, think of what can think na good yung vaccination para sa ating lahat. And good po yung vaccination. Hindi po yan bad, okay? And I hope na na-enjoy kayo sa video na to. And really, nababa-vaccine tayo. Okay? Ha? Think logically and think wisely about thinking about our future. Poor thinking. Okay, and I think that would be all. Hindi pa. Okay. Thank you so much for those who love my contents and for those who supported my contents and to all the teams, to all the individuals who are there willing to really spend time watching my videos. I really love it. And to those who give their super chats, members, and super stickers, I appreciate it. And to God be the glory and God bless you more 7 times. And soon I will be unboxing my new investment. May in-invest ako. And see you sa next video ko. And this is me, Ruel Mendoza Tanyo, saying bye-bye and stay safe and stay at home.